ang aking unang-unang pinagtirotoan noong ako'y maalis sa ano sa yung kinder, ha? Malainin. Sa Malainin. Oo. Kaya ang karamihang teacher doon ay mga taga San Jose. Sina Mrs. Madlakbayan, yan. Tapos sa Sabang. Kuliyat Elementary School. Dito sa Balanga. San Agustin, yan. Kina Mr. Briones. Mr. Briones yata yung wala na. No? Mr. Briones, Ma'am Tintubig, Santo Niño, halos lahat ng school in ano ako eh sa religion, pero sa substitute naman ay Malainin din. Sa Tulay noon man ay wala pang school sa Talaibong. At nung magka-school ay annex ng Central. Ayan. At dito, doon naglagay ako ng matagal sa San Agustin. Ayan. Sa Luksuhin. Sa wala na pang school pa sa Dayapan, sa Balanga. Sabang. Yan lang naman pang school noong panahon yun eh. Gano'ng katagal sa bawat school? Naging principal ba kayo? Gano'ng po ang naging stay ninyo sa bawat school? Nag-ano? Gano'ng katagal? Sa ang bawat stay? School, opo. Ay, hindi makakuan. Eh, dahil substitute eh, pag-usara iba. Ang matagal ay ang religion. Dahil, kumbaga eh, dalawang araw doon. Hindi, continuous yan hanggang wala school year. Oh, pagkakway, lipat kung saan, iba't ibang grade. Yun. Ay, di ako'y nag-retire 1993. Na aking service siguro more than 33 years. At ako'y kwan. Nag-retire ako, 63. Years old. Pero nearly malapit na yun sa compulsory. Dahil ang compulsory ay 65. Ay, by 90s, itong 63, kundi, alay, tama na, ako'y sawa na rin. Para ano pa, maibigay naman sa iba, mga nag-a-apply. Ay, pero noong year na kami nag-a-apply, talaga noon ay boom ang teachers. Alam akong bakit. Ang population growth ng elementary kakaunti. Pero ang nag-graduate na ETC, mga teacher, ay marami. Outnumbered ang kwan. Kaya kami nagtagal bago nagkaroon ng item A. Nung panahon yun. Nagtagal. Lagi principal kayo? Hindi. Ay, hindi ko na kaya. Hindi ko kaya ang mag-ano ng principal. Tama na lang ako'y gando na lang. Oh, idea as of now, dahil ako yan. Ano bang mga pinagkakaabalahan nyo ngayon? Yan, ang number one. Una-una, ay di sa umagi sisimba ka, ano. Siyempre, pasalamat ka naman at ano, simba, pagkasimba, kasi mag-aamusal, ayan mga aking halaman din yan, at siya kong iintindihin. Pagkatapos, ko ano mang mga trabaho mo rin eh, kinakailangan naman yung ating mga five senses inagagamit, diga, para hindi maging stagnant. Yun ang akin eh, kaya sabi ng aking mga, ano ba sikreto mo? O ano ba sisikretuhin ko? Hindi, basta ako eh, gayon. Ano rin, nagsimba araw-araw, nagdadasal, ang aking libangan ay ang aking mga halaman. At saka yung kinakailangan man ikaw ko, may itinerary ka sa araw-araw na yung didividin mo ang iyong oras. Hindi lahat ay sa mata.
kinakailangan ba ang isip, nag-work din. Nag-work din lahat itong ating five senses, itong five faculties na ito. Bibigyan mo ng oras yung mga five faculties mo. Hindi lahat ay isa lang. Ay, kaya ako'y miski ang mga newspaper na luma. Dati yung mga bata ay... O yung mga newspaper na ako'y dalang pa pa rin eh. At ako'y may nababase rin naman doong mga historical. Ay, di ako naman ngayon may nababase kung sa ako'y naririnyo ko, narirecall ko, yung mga itinuturo ko noong panahon kanikana, katulad ng mga bayani. Ngayon pala na nung mag-teachers day nung nagaan, yung my teacher, my hero. Ikaw ay tama pala yun. So, ang mga teachers pala, mga living heroes. Bakit nating magiging living heroes? Kahit anong posisyon ng hawak mo sa gobyerno, lahat ay nagdaan sa teacher. Kung walang teacher, last ako eh, kung hindi gawa ng teacher. Pero yan, contribution ng parents at saka teacher. Siyempre, pag nagtuturo ka, 50-50. Kaya sa opening ng pagka yung opening ng klase, the PTA meeting, PTA teachers meeting. Doon mo nasasabi ang dapat mga do's and don'ts. Kausap mo ang mga teachers, ang mga magulang. Pero napaka-importante yung PTA teachers meeting, lalo na sa opening ng klase. Di sasabihin mo yung mga do's, ang mga don'ts. At sabi ko sa kanila, kaya na may pag nagpapapasok na school, hindi naman lahat isa teacher. Kailangan tayo 50-50. 50 ang inyo, 50 ang akin. Ang akin, 50% follow up pagdating sa inyo. Yan. Doon magkakaroon ng tagumpay ang isang bata . At di sabi ko pa, pagka yung pwede ako, sige, basta yung aking mga sinabi, yan ay talagang sasabihin ko sa mga bata. At sa pagtuturo, may kung siguro iabot pa niyo, ang unang-unang subject ay GMNRC, Good Manners and Right Conduct. Yan, ang talagang first sa pagtuturo namin, good manners. Ay, di siyempre, faith in God. May sunod doon, may courtesy, may mga lahat na kuway hanggang doon sa mo yan. Sabi ko akin ba sa mga bata, sige ha. Ang inyong mga magulang ay nakikita ko saan man panig o sa palengke man, sa daan man o kung saan man. Itatanong ko kung ang aking itinuturo ay inyong ginagawa. Hindi magyayabang ay yung maestra, ay yung magulang. Kung may nakikita nga, kumusta ang ating eskwela? Talaga napakalaki ko ng takot sa inyo . Malaki ko ang takot sa inyo. Ay talaga hong kwan. Ay panay sabi ko, ay nakikita ko inyong mga magulang. Itatanong ko kung kayo'y bagan, may improvement o ay talaga ako nag-i-improve. Talaga sinasabi ko, sige, nakikita ko, beski sa akin nakikita, palengke. Talaga naman in-interview ko nga ang magulang kasanang atang eskwela, miski hanggang ngayon. Makikita yung mga nasa Saudi na po, kumusta ang atang eskwela nung kuhan? Ayos naman ho, miski yung pinakabobo. More or less, di kayo alam mo naman yung isang taon mong hinawakan. Di alam mo doon ang average, ang mga bobo, ang mga... At least sa ulo mo pa. Yung mga teachers ngayon, siguro magandang
Kung wala man sa curriculum ni yung GMNRC, panibalita ko yung ikon eh, parang mga ang mga eskwela ngayon iba ang discipline nung panahon namin at iba ang discipline ngayon dahil sa yung current yung mga bagong trend ng education ay parang gusto kong bagay parang kung nawawala na rin yung hindi ba totally nawawala kundi parang bagang ang nagiging ko ng ano ang mga magulang ngayon ay para bagang very kwan yung more hindi nila anuhin ang discipline ng teacher at gusto kay parang yun ay hearsay lang na babalita ako sa nangyayari din eh, na pag may say ang maestro ay napapahamla at gawa ng hindi man corporal punishment kundi yung pag may say may napapagsapihan na siyempre nasa posisyon mo ka yung pagsasabi na ba nagsasabi sa magulang na gayon ang sinabi kakampihan mo na yung magulang ay pupuntahan naman din eh kaya kahit gayon ay huwag niyong kalilimutan ang GMNRC na yan alam naman niya nung bago-bago kayo may naturoan ng pasimula sa faith in God hanggang sa katapusang ano ay di huwag laan nyo sasamahan ng kumbaga papaluin, kumbaga kukuritin, o yung may mas, basta yun eh, kung sa kwan ay hartu-hartok. At miskin na sa matatanda ay pag hartu-hartok eh, kwan eh, yun eh, nadadala ka ah, di ga? Sa matatanda, ganit. Eh, yung bata ay kailangan din mayroong heart-to-heart. Kausapin. O to'y halika. Ano ba? Ay, bakit gayon ang iyong ano? Ay, gayon ha, ganari. Ay, di, para ka na rin nagkakatesis mo. Rino, ako ay high school. Graduation namin ng high school. Ari naman, hindi ko alam kung anong na-recall ko din eh. May graduation ko ng ATC. Oh, tapos na. ATC. Ari naman ay nung BSE Ed. Ito. Itong lahat na ito ay BSE Ed. Tapos after ATC, nag-BSE Ed. Yan. Para ma-upgrade ang aking potensyal. Oh, ari naman ay nung liberation na ako'y nag-miss education. Yan, alam mo yan, kitang-kito ari. Yun nga pala si Lando Reyes, yung isang naging ano, mayor. Oh. Ari naman ay nung ako'y elementary grade 1 ako, warik din eh. Grade 1, Baan Central. At rin may nang magkaroon kami ng opereta. Misyo kami noon. Rin naman ay noon kami ay grade 2 under Mrs. Morales. Rin may mga nakamatay na rin. Ari, ay graduation namin noong 1945-46 na si Father Guido ay ari ay mga katikistare noong panahon iyon. Gayon din din eh. Ari naman ay noong Flores de Mayo. Ari naman yun ako ay high school student sa Batangas High School. Din eh, gayon din. Ari naman ako ay eskwela sa Quezon Provincial High School. Lucena. Ari ay Flores de Mayo. Nanood ay ang kapitan ay si Mrs. Chavez. Ako naman ang busy. At rin naman ay nung kami ay nag-ano, sa Purok.
nagme-meeting kami sa Purok tungkol sa improvement ng Purok, at they may nagkaroon ng parang may project na yung Green Revolution. Ari na ba yun? Okay, nasa Sabang. Ako nag-turo ng graduation song sa Sabang Elementary School. At ari naman, ay nung kami ni Mrs. Panganiban ay nung mag-celebrate ng first mass si Father Alex Magtibay, ay kaming dalawa ang nag-offering na dalawa. At rin naman ang teaching force ng Sabang Elementary School under Mr. Dimesa. At rin naman ay nung ako ay junior high school sa dito sa Lucena, Quezon Provincial High School. At rin naman ay no, ako ay 4th year high school, na kami ay bago mag-graduation ay meron kaming reception and ball. Ito isa Quezon Provincial High School din. Principal namin si Mr. Encarnacion. Gayon din. 1948-49. Gayon din. Koy third year high school na kami ay sumayaw ng Dutch. Na kami noon ay third year high school. Yun, third year. QPHS, Quezon Provincial High School. Ito naman, ako ay nasa St. Bridget's under the Good Shepherd Sisters. Ari ang mga taga-ibaan. Nagparitrato kami. Mga taga-ibaan. Ari, ganun din sa Quezon Provincial High School and then sa St. Bridget's College. Ari, ganun din St. Bridget's College. Are St. Bridges College din are. Ito mga taga-ibaan. Ito naman ay ito naman ang teaching force ng Ibaan Central School under Mr. Derikito. Principal. Are ay ganun din na kami ay grade 3 teachers na kami sa Ibaan Central School. Are ay gayon din. Are na rin pa si Atang naka ang principal namin na si Mrs. Karingal, Lourdes Karingal. At ari naman ay nung mag-birthday si Mrs. Karingal ay naghanda kami sa ano, Father's Nook. At ari ay mga grade 3 teachers din ari na kami ay lima. Ang division supervisor noon ay si Mrs. Ayon, taga-Taisan. At ang principal namin si Mrs. Mindanao. Are gayon din, nasa iba ang Central School. Are mga grade 3 teachers. Gayon din. Gayon din, aray, grade, iba ang Central School, grade 3 teachers, aray, ay noong, kailan baga ka na, may affair kami. Hindi ko alam kung anong affair namin din eh. Aray, ay,
mga iba, Central Schools din are teachers. Aray naman ay district under Dr. Lim. Kami nung nag-aaral kami sa Golden Gate. Ito ay ano rin, iba ang Central School. At aray naman ako kami mag-rigo doon. Na ang bisita noon ay si Dr. Lim. Sumayaw kami ng Rigodon. At ari naman ay in service education and religion, iba ang public school teachers. Ganyan din, group picture by sections and by year. And there, doon ay Mr. Diriquito. Yes, doon ay Mrs. Karingal na principal namin. And ganyan din, ari naman, nag-demonstrate ako ng music lahat ng grade 3 na ang nasa likod ay mga grade 3 teachers. Then, ganun din na ang kausap ko din si Mrs. Medalya, yun, music supervisor, division music supervisor. Nang ginamit ko din ay mga grade 3 pupils. Ganun din si Mrs. Medalya, music supervisor. Aray naman ay mga iba Central School teachers din are under Mr. Madlang Bayan, Florencio Madlang Bayan, taga San Jose. Oh, yan. Yan na lang. May Catholic Women's League noong panahon kami. Yun, wala na akong may. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa patanda natin, nagtatanong lang sa'yo, kaya'y ibigin mo kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kalibas
paalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo kahit maputi kahit maputi na ang buhok.